Huwag nating ipagpapalit ang isang bagay na alam nating totoo sa isang bagay na hindi tayo sigurado. Sa kabila ng mga pangit na nangyayari sa buhay mo, panghawakan mo yung alam mo. Huwag yung kasinungaling na ini-insert pilit ng diablo sa'yo. Alam nyo, kaya ako naiyak, ha? Habang ginagawa ko yung sermon na ito, sakto. May nag-text sa akin na hindi ko naman ka-text. Naka-text ko lang ito dati, bago ko ikasal, kasi tinatanong ko yung detalye nung kasal nila. Pero, ilang taon na hindi ko nakikita at hindi ko nakaka-text. Ito ang text niya. Magandang umaga po, Father. Si Cristel Mariel Santos Cristobal po ito. Yung kinasal po ninyo December 21, 2019. Kami po yung couple na yung love story is na-stranded during Typhoon Ondoy. Father, gusto ko lang pong ikwento sa inyo na after ng miscarriage ko, last April 2019, during the spike of COVID-19, our faith was tested po because of our loss. Namatay yung anak niya. Pero mas pinatibay po namin yung faith namin at mas nagtiwala po kami kay Papa God na in His beautiful time, ibibigay niya rin po yung para sa amin. And agad-agad po, September 2019, nalaman ko po, buntis po ako ulit. Pero Father, sinubok na naman po ng, ang faith namin. Kasi po nalaman namin, meron po pala akong APAS, Antiphospholipid Syndrome. Yung mismo pong katawan ko pala, yung kumukontra para hindi matuloy si baby. Father, my pregnancy was a roller coaster ride po. Pero nailabas ko po si baby. Yes, premature. 8 months. Cord coil, pero hindi na po siya na niko. Dahil luckily, pumasa po siya sa qualifications. Napakalakas po niya. Napakastrong niya po. Napakasaya po namin, Father, mag-asawa. See you soon, Father. Sabi ko kanina, okay lang magduda, ha? Pero, huwag mo nga hayaan ang pagdududa mo ay kainin ang pananampalataya mo. No. Sinasabi ko sa iyo, kahit overwhelming na yung doubt mo, say for example, 99% na yung doubt mo at 1% na lang yung faith mo, kapatid, ilaban mo pa rin. Panghawakan mo pa rin. Kahit buta na yan, ilaban mo pa rin yan. Sapagkat sinisigurado ko sa iyo, mananalo at mananalo pa rin yan. Tama sa sugal. Yung sinasabi nila, kapag sunod-sunod na ang talo mo, lumubay ka na, lumayo ka na, umayaw ka na. Kung hindi, mauubos ka. Pero hindi ganon ang sugal ng pananampalataya habang nabubuhay tayo. Kahit butak na yan, ilaban mo pa rin yan. Kahit kulang na, konti na lang ang puhunan mo. Dahil sa sunod-sunod na nangyayaring pangit sa buhay mo, huwag mong bibitaw, sapagkat kapag umayaw ka, doon ka mauubos. Laban. Kasi yung kukunting pondo na yan, ang Diyos ang magpopondo pa dyan. Siya naman ang isabi. Siya ang isabi. Kahit ang pananampalataya mo ay kasing liit lamang ng buti ng mustasa, sapat na yan upang mapagalaw mo ang kabundukan. Hindi dahil ikaw ay superhuman, kundi dahil sabi nga ni San Pablo, sa iyong kahinaan, ang Diyos ang iyong magiging kalakas. Hindi kanya pababayaan. Basta, huwag mo lang siyang bibitawan. Makalalampas ka sa problema. Sinasabi ko sa iyo, pag nakalampas ka, unti-unti, maintindihan mo kung bakit nangyari ang lahat.